Okay, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's... ito, pag-usapan natin si Buboy Villar kasi kalat na po sa social media. Tumitingin ako sa Facebook, sa YouTube. Naku, kalat na po. Etong si Buboy Villar ay nag-resign na po dyan sa Tape Incorporated. Ito raw si Buboy Villar, umano'y nag-resign na sa Eat Bulagta. Ngayon po yung naririnig natin, ang dami pong mga vlogs sa YouTube, sa Facebook na ito nga host ng Eat Bulagta ay sumuko na. Sumuko na, ayoko na, hindi ko na kaya. Ang dahilan niya kaya siya nag-resign ay dahil hindi niya na raw kaya yung mga pambabas na inaabot niya. Hindi niya na kinaya yung powers ng mga bashers. Ikaw ba naman batikusin? Sa Wakali, sa Nanka, sa Kodli. At yung pambabash, galing sa biruin mo, mula Batanes hanggang Hulo. Sabi nga nung iba, hindi lang Batanes hanggang Hulo kasi buong mundo ang pambabash na inaabot ng mga host ng Eat Bulagta. Paano mo kakayanin yun? So, ito raw si Buboy Villar ay kumbaga hindi na kinaya. Kaya siya ay umano'y napilitang mag-resign dyan sa kanilang programa. Ilang araw pa lang ba? Isang linggo? Isang linggo pa lang, di ba? Isang linggo pa lang. Biruin ninyo, isang linggo pa lang. Grabe yung pambabatikos na inaabot nila. Pero ang tanong ko, nag-resign ba talaga? Sariling decision ba ni Buboy Villar ang pag-alis niya dyan sa Eat Bulagta? O baka naman tinanggal? O baka naman sinipa itong si Buboy Villar dyan sa Eat Bulagta? Siguro nasabihan lang siya. Baka naman nasabihan lang siya, nako Buboy, mag-resign ka na. Kasi kabago-bago nitong programang Eat Bulaga ay nakitaan na ng pandaraya yung show. Ito, yung nasa litrato natin sa ating screen. Kabago-bago nyo, naloloko kayo ng tao. Sigurado sangkot dito, kasabot dito si Buboy Villar. Ano ba nangyari? Meron silang isang contestant, yan po yung nakaputi dun sa kaliwang picture kapag nakaharap tayo sa screen. O yung batang yan, hindi na pala bata. May edad na pala, matandaan pala yan, binata na, so hindi po bata. Yang nakaputing yan, kinuha nilang contestant at pinalabas nila na hindi nila kilala. Kinuha nila mula sa audience at yan, sinali sa, sa isang palaro dyan sa Eat Bulagta. At syempre, tanong-tanong, ano pangalan mo? San ka nakatira? Ang nangyari, pinalabas nila na hindi nila kilala yung yung contestant, yung binata. Merong nakakitang netizen. Sabi, kilala ko yan Nakita ko na yan ayun pala sa isang vlog ni ni Jelay Andres. Nakita yung yung binatang yan, yung lalaki. Tao pala yan ni Buboy Villar dun sa kanyang parisan. O di pinagluloko nila yung tao. Kunwari, hindi nila kilala. O tapos, ganun pala, tao niya pala sa parisan. So, anong klase yun? Anong ginagawa ninyo? Ba't nyo niloloko yung tao? Pwede nyo naman sabihin na tao ni Buboy Villar yan sa parisan. Pwede naman yun pero bakit hindi nyo pa sinabi? O sabi nga tuloy na iba, baka naman yung papremyo, pinalabas nyo lang na ibinigay pero hindi naman totoo. Diba? Bakit kasi hindi nyo pakikilala kung sino talaga yung tao? Bakit magsisinungaling kayo? Ba't lolokohin nyo yung tao? Na kunyari hindi nyo kilala, yung pala, tao na mismo. O kilalang kilala ni Buboy Villar. So, yan yung issue na kabago-bago ng Eat Bulaga, nabuko. Kaya, ang tanong ko, nag-resign ka ba talaga? Mag-resign ka ba talaga? O tinatanggal ka na? O tinatanggal ka na dahil dyan sa katulonggisang nangyari dyan sa Eat Bulagta? Yan yung tanong ko lang naman yan. At isa pa,
Ito ah. Ang daming mga netizens, kahit mga vloggers, ah, na nagsasabi, lalong-lalo na kasi sa portion ni Yorme Isko Moreno, kasama siya eh. Kasama siya dun sa segment na umiikot sila, lumalabas sila, at namimigay sila ng ano, ng pera, ng papremyo, dun sa taong bayan, sa labas ng studio. At kasama dun si Buboy Villar eh. Meron nga isang vlogger eh. Sabi, naku, tanggalin nyo na si Buboy Villar dyan. Huwag nyo nang isama kay Isko Moreno kasi pumapangit yung segment. Ha? Halatang-halatang overacting. Ha? Hindi bagay. Kumbaga nasisira pa yung segment ni Yorme Isko Moreno dahil dito kay Buboy Villar. O yan yung sabi ng vlogger. At marami rin tao talaga nakakapansin na OA kasi. Napaka-OA ni Buboy Villar. Kaya dapat lang daw natanggalin yan diyan sa ano, sa Itbulagta. Oh, yun yung ano, yun yung mga bash na inaabot niya. Kaya siguro ano, na-realize niya. Siguro nga dapat umalis na ako rito. Kasi hindi titigil yan eh. Ah, sa tingin niyo ba titigil yan? Kahit sino ilagay niyo diyan eh. Tatatarin ng batikos eh. At isa pa, meron pa akong narinig na mga balita galing sa mga Marites. Hindi lang daw isa ang aalis. Meron daw isang babae nga aalis din diyan sa programa. Oh. Kaya ito mangyayari na ito. Sa tingin ko, unti-unti eh. Isa-isa nga mag-aalisan to. Talagang ano, talagang itong yung ratings nga nito eh. Imbis na pataas, pababa eh. Spaghetti, pababa ng pababa eh. Kahit pasalamat nga kayo kay Yorme, kahit papano naangat niya yung ano, naangat niya yung show ninyo. Pero hindi kaya ni Yorme mag-isa yan. Eto si ano, si Paulo Contis. Nagsasalita, kala mo talagang concern na concern dun sa mga tao niya dyan, yung mga cameraman, mga crew. Kala namin totoong totoo ka. Kala namin galing sa puso sinasabi mo, yung pala binabasa mo lang. Isa pa rin yan. So, kahit sino ilagay mo dyan, hindi titigil ang batikos ng taong bayan, hindi titigil. Hanggat, ito lang naman yung solusyon dyan eh, paulit-ulit na lang tayo. Ah, kailangan nyo kasing tanggapin sa inyong mga sarili dun po sa Tape Incorporated, sir, mga sir. Dapat tanggapin nyo na itong Itbulaga, itong pangalang Itbulaga, sabihin na natin mapunto sa inyo legally dahil meron kayong hawak ng mga dokumento. Sabihin na natin sa inyo na yan, sige, sa inyo na yan pangalang Itbulaga. Oh, sa tingin nyo ba kapag nanalo kayo, sa inyo yung Itbulaga ginamit nyo, ano, tatangkilikin ba kayo ng mga tao? Hindi pa rin eh. Magagalit pa nga sa inyo yung tao eh. Kasi sasabihin nila, bakit pinilit yung kinuha yung pangalang Itbulaga? Eh, hindi naman sa inyo yan. Ang nag-imbento niyan, itong TBJ, bakit pa pinipilit ninyo? Oh. Kasi kapag sinabing ano, Itbulaga, TBJ iniisip nila eh. Oh. Sabihin nyo, nakuha niya yung pangalan. Sige, nanalo kayo. Pero yung mga tao, dun pa rin manonood sa legit na Itbulaga. So, hanggat hindi nyo inaalis ang pangalang Itbulaga dyan sa inyong show, walang mangyayari. Hindi kayo titigilan. Unti-unting mababawas itong mga host dyan kasi darating yung time na hindi nila kakayanin yung ano, yung batikos. Kasi minsan personal na eh. Kawawang-kawawa sila eh. Kaya alam niyo, ito sa Tape Incorporated, kung concern kayo sa inyong mga empleyado, sa inyong mga talent, pakinggan nyo ang taong bayan. Sabi nga ni Vice Ganday, pakinggan nyo ang madlang people. Makinig kayo sa madlang people. Kasi itong madlang people, ito yung ano, yung nagpapayaman sa inyo. Kapag hindi kayo pinanood ng madlang people, walang susuporta sa inyong advertisers. Ano mangyari sa inyo? Nga. Pwede ba yun? Nagastos kayo ng gastos, tapos walang pumapasok na revenue. Hindi po pwede yun. Kaya para makuha nyo, mahatak nyo yung advertisers. Kinakailangan, mahatak nyo muna yung mga tao papunta sa inyo. Paano nyo mahatak? Palitan ninyo yung pangalan ninyo. Yun lang yun.
Ayaw nyo kasi makinig sa madlang people eh. Ha? Ah, sabi na nga ni ano yan, vice ganda eh. Oh. Di ba? At ang dami nagsasabi, basahin ninyo yung mga komento. Ayun lang ang lagi nilang sinasabi. Huwag nyong gamitin yung Itbulaga, yung pangalang Itbulaga. At eto pa, kahapon, mas marami pa nanood sa live ni Riza May kaysa dito sa live ng Itbulaga. Eh, bakit ganun? Bakit ganun? Di ba? Pero yun, yung tinalo pa kayo ng bata. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.